Baba, nailagay mo pala sa loob. Okay. Hindi pa nakapag-ano si ano. Oh, si Shal. Ito na, guys. Oh. May lamesa na pala dito, oh. Oh. So, yan na. Nailagay na po yung sa gitna. Buti yun yung sa gilid, ah. Kasi inano pa mga electricity. O, nga sa mga ilaw. Mga dim light. Lalagay dyan. Yung oh. Ay, pwedeng disco, no? Ang pala siya. Ang cute. Hindi yung maano, yung parang mapupunde. Hindi siya. Oh, kasi sa, bali sa loob na siya ba? O nasa labas pa rin siya? Labas pa rin siya. Ah, pwede labas. Kung hindi naman, pwede naman palitan niya. Pwede palitan. Hindi lang makikita yung ilaw, yung ano. Oh, okay. Tatakba kasi tayo. Ano lang yung ilaw na lang makikita. Okay. Check lang naman natin sa gilid naman po. Ay, ayun pala. Ah, pag ganun pala lang siya. Ayun o. Plat na. Ang ganda o. Oh. Caring carry na yan. Ah, dito naman wala naman po kasi. Tag-init. Sobrang init po. Si Eric sana ay lumabas. Walang po tayo ng mga spot po, guys. Yun ah. Maganda umaga po mga ka-Sweet Marys, ka-Tekra, mga ka-Jano po natin. Siyempre, especially po sa mga OFW natin na gusto masilayan ito, yung mga sikat ng araw, mga ulap. Siyempre din yung taga Manila din po natin. Maganda umaga. Ayan. Sa sobrang init. Hindi mo po alam kung mainit na po kasi. Kaya po yung ano po, wala pong pasok. So, online class po ang ginagawa po nila ngayon. Grabe lang yun ka. Ayun na. Good morning. Good morning. So, papakita natin. Ayun. Sigurado ito yung ginawa niya kahapon. Naka, ano na. Okay na. Isang ano lang to? Isang aloe black? Isang aloe black? Sa yung lalim niya. May aloe black ba yan? Dalawa. Sabihin parang kahit mababaw nagkakaroon ng tubig na. So yung bakal na yun ilalagay mo yun, Bray? Yung mahaba? Pampatigas? Kasi i-welding mo siya? Welding, okay. Tayo kay Tito. Baka nandito si Crystal, nagpapalamig. Pupunta po sila ng dentist ngayon. Ay, nagme-music. Tao po! Maganda umaga! Good morning, mga ka-Tekram. Ayan. Magawa kami ng kubol para kina Crystal. Crystal, naligo ka na, Crystal? Ang cute ng, ano mo, short?
T-shirt. May forma na. Oh, umano na. Kahapon niyo po siguro yung nagawa. Kahapon, oo, kahapon yata. Ayan. Grabe ang init po dito ngayon, oh. walang pasok yung mga klase doon dahil sa sobrang init daw. Eh, yung kapitbahay ko, wala rin klase. Oo nga. Pag naman nagbabagyo niyan, sobra naman ang tubig. Mahirap din. Pero sa Taiwan tsaka sa Japan po pala, ano, grabe po yung mga nangyari. Sana maging okay po lahat. Si Ate Tokumi, nag-message ako kung okay. Kasi sa Japan din po may ano eh. Lindo? Oh, ano, sana ano, lahat sick po doon. Mayroon sa magilid yung building, ano? Matagilid yung mga building sa Taiwan. Kaya nga po eh. Magalit. Nandiyan si Madam Sireng. Opo. Kala ko din nilalabas si Eric eh. Itago. Hindi. Wait. Kayaan mo muna. Eric. Long time no see. Wait lang. Ayusin na. Kumusta? Kumain ka na. Eric, may sasabing kami ni ano, ni Jano. Bumati ka muna. Mag-good morning ka muna. Hila ka, smile. Morning ka mo. Eric, bati ka muna. Sige na. Sabi mo, good morning. Batiin mo si tatang birthday niya ngayon eh. Happy birthday! Diba kakaiba po yung ano ni Brian po dito, yung anong tawag diyan, Bri? Yung anong tawag doon? Poste. Oh, yung poste ni Brian ay bakal na talaga. Talaga mahilig sa bakal po 'yan. Ayun oh. Oh, diba, 'yan ang poste niya, bakal. Oh, dalawa, nakagawa na po siya ng dalawang poste. What next? Oh, so 'yan ang next niya. Some say love is a winding road, carves a map through the darkest night. Some say love takes a heavy load, helps someone make the burden light, teaches you not to hold too tight. You and I come a long way together. You and I got a long way to go. So, shout out Ate Janet sa iyong linaga. Aray, ang init pala. Okay na po, sir. You don't have to ask me now or never, 'cause I'm already yours. You'll always be mine. Some say love is a fire that grows, bound to hurt when you let it go. Some say love is a choice we make, a holy vow we should never. That's just the chance we take. You and I come a long way together. You and I got a long way to go. Right back. You don't have to ask me now. Grabe, sobrang init. So kaya yung paano ngayon, no? Panahon, sobrang init. Dahil sa mga yung ano po, sa mga Taiwan po, sa mga saka po sa Japan. Ano ha, be safe po sa nangyari. Pag-try po natin na makabangon yung mga nasa landa. Bakit nangyari? Oo, lindo, tsunami. Diba?
na yung ano mo kasi din ano eh. Syempre yung mga business nila, yung bahay, yung mga sasakyan, ari-arian. Syempre okay, mas mahalaga pa rin yung buhay naman, buhay nila, naligtas. Syempre may nandun din yung pag-pray natin na makabawon o agad sila. Magkukontinue. Pita si tita ng kanyang papaya. Tita, alam mo ba, ang dami na namin nakuha dyan pang ano, tinola. Tinola at saka ano, masarap tinola. Ayan, dagdagan mo pa daw. Eh, bakit? Ayun yung anlaki. Yung malaki. Ayan na. Ayun na. Ay, may bit-bit. May take out na pala. Hindi, kasi ginaano ko, baka may mangga. Ah, opo, madami po mangga si, ano, kalatito, madami. Sino? Sila Tito Cesar. Ay, may mangga? Oh, Indian mango. Bakit ganun yung maliliit yung may dilaw? Ito, dilaw. Oh. Ayun yung nauna eh. Ay. Kakainin natin yung pag ano, nahilog na. Okay. Ay, ito, ihinog na to. Siguro mga 3 days, okay na yan. Yan, katatapos po ng kain. So, start na naman po. Ang oras ay 1:30 p.m. Sobrang init pa rin. Oh. Tingnan nyo naman po. Ay, mangingitim ka talaga. Digilid muna po ako kasi sobrang init. Ino po ako, sobrang init. Oh. Kung pupunta daw siya ng ibang bansa. Eh, wala ka pa naman, ano, inaayos mo pa yung, ano, mo, passport. Parang nag-iisip pa yata siya mag-abroad. Sure ka, mag-abroad ka. Oh, madaming trabaho dun. Iyayaman ka talaga? Iyayaman. Pag ba, ibig ko sabihin pag halimbawa nasa ibang bansa agad yayaman, depende naman kasi sa iyo paano ba yun. Okay, kung yayaman ba talaga, sabi ni Brian, paano ko pa i-explain sa iyo? Depende kung ano yung trabaho mo. Depende kung nagbi-business ka naman or nag-work ka. At depende din kung madami kang sustento, ha? Madami kang tinutulungan sa pamilya mo. Ah, ganun. Nasa diskarte din yun. Sige, magtanong ka pa, Bri. Baka masagot ko. Kasi syempre, ako ex-OFW ako eh. Baka masagot ko. Yung mga tanong mo pag nag-abroad. Masaya mo sa abroad? Masaya, malungkot. Diba, tama po mga OFW? Masaya, malungkot. Masaya kasi may trabaho ka, matutulungan mo yung pamilya mo. Malungkot kasi malayo ka sa mahal mo sa buhay. Bakit mo naitanong about sa ibang bansa? Hindi, okay lang. Nagtatanong kasi si Brian about sa ibang bansa eh. Mag-a-abroad yata siya. Mag-a-abroad? Iiwan na tayo. Ha? Malaki ang sa ibang bansa. Ayun. Sabi niya. Architect siya. Magwe-welder siya doon.
Pero Bray, pag alimbawa ganyan trabaho doon, mahal ang sahod nga naman. Iba banta mahal. Overtime naman din. Oo, uso din yung overtime. Eh, kaya naman ni Bray mag-overtime eh. Ano Bray? Kaya mo mag-sacrifice sa bansang Pilipinas? W ka na, tutulungan mo yung Pilipinas. Oo, pag OFW ka, ano ka na, anong tawag doon dyan, no? Bayani. Bayani ka ng Pilipinas. Wala na po kayong katanungan, yun lang po. Bray, yun lang tanong mo, wala na. Kailangan, pag nag-abroad ka, madami kang tanong-tanong. Hindi pwedeng 1, 2, 3 question. Nag-arabasan lang rin. Oo, Arabic. Tsaka English. Ay, kaya naman ni Brian ang English. Oh. Ano yung unarabo? Salam alaikum. Bray, sabihin mo nga salam alaikum. Bray. Huy, salam alaikum ka mo. Salam alaikum. Labo si Kristen, nakaya niya. Ikaw, Kristen, salam alaikum ka mo. Salam alaikum. Okay, ikaw, Bray. Salam alaikum. Okay, salam alaikum. Ulitin mo. Ano ba meaning mo? Salam. Ha? Salam alaikum. Salam. Hello. Salam alaikum. Ano ba yun? Kepalek. Ano ba yun? Kepalek, sabi mo. Ano meaning nun? Basta, kepalek. Kepalek. Oh, galing mo na. Pwede ka na. Marhaba. Bray, marhaba. Marhaba. Ayan, marhaba. O, diba?